Magandang hapon po. Ako po si Professor Eileen Legaspi-Ramirez mula sa UP, Kagawaran ng Araling Pansining. Kasama kong mga guro sa kagawaran. Ang pag-uusapan po natin ngayong hapon ay tungkol sa sining sa Lipunan at kung saan at paano natin pag-aaralan ang ganitong klaseng sining. Pwede siguro natin pag-umpisahan, pag-usapan yung ano kaya yung pagkakaiba ng art in community o aralin sa sining sa Lipunan at yung public art na as per my imagination mas madali o mas common siya na terminology na maybe we can begin with Cecil. Sa akin kasi pag sinabi mong public art tumutukoy siya doon sa mga sining na nasa isang espasyo. At usually, we associate it sa isang urban na area or condition. And you wanted a kind of art that speaks to different, you know, people engaging in that space. Pero yung sining sa isang komunidad, yun medyo tutok sa isang diskurso ng ano yung tao, no? Ano yung komunidad, o ano yung mga tao na bumubuo na isang komunidad. In that sense, yung espasyo ay nagiging secondary doon sa kanyang pagbubuo. Pero ang pinapahalagahan mo is yung, and maybe malasakit doon sa kapakanan mismo ng mga taong bumubuo ng isang komunidad. Whether it's geographic, whether it's a set of people na may common advocacies, or kaya ay sinasabi yung komunidad of like-minded people. Pero the point is, sa isang espasyo na yon, iba-iba rin ang pananaw. So sa isang community, tinatry nito na bumuo ng isang espasyo in which espasyo hindi sa geographical or spatial sense, but a space of conversation. So, ang point of a community art is to create a multivocal sense of society. So, parang gusto mo magkaroon ng realization ngayon is when you say art and society, sa Lipunan, pag sinabi mo ng komunidad, meron kang particular na lugar na tinutukoy. Very particular, and that is, of course, the importance of the local communities in the Philippines. Na sa tingin namin, o sa tingin sa department, hindi nabigyan ng importansya for a long, long time kasi parang yung idea ng nasyon, idea ng malawakang pagtingin, na itsapwera yung maliliit na communities. But these communities are so important when we actually take or imagine a nation. So the point of bringing them in sa conversation and be part of that conversation is, I think, the goal of arts and communities. Pero maganda rin isusugan at saka i-emphasize yung people-centered na idea ng community art. Kasi bukod sa, mahalaga yun kasi performativities, you know, lahat yan. Hindi naman contra to, but siguro mas nabibigyang diin rather than yung mga mas traditional o conventional na pagtanaw sa sining bilang artifacts. Bilang forma talaga na nakikita mo, nahahawakan. So, yung community art, mas umiimbulog siya sa idea ng parang lived art, ganyan. So, ayun, hindi naman contrary kasi. Yeah, pag public pa rin, ay bahagi pa rin ng community bahagi art pa rin siya. Ang public art. Pero, tinatanggal mo lang doon sa parang artifacts ang sining. Yeah. Kung papunta doon sa community. Siguro nagiging mahalaga yung idea ng yung process of making, yes, in a community. Kasi yung parang may future sense ka na binubuong pa lang yung sining. Hindi yung parang nandiyan na, aralin mo lang. So, you bring people in. Nakasama ka. So, bilang scholar, well, paano ka makakaambag din doon, hindi ba? Which is also a very, you know, a very crucial element and characteristic of contemporary art. Di ba? Na, kahit sa kanluranin man yan or sa community arts sa regions, ganyan. So, yung process-oriented na pagtanaw sa sini. I'll pick up on a point that you raised. No? So, yung pinag-uusapan yung tao, siguro mahalaga rin sabihin na may pagkiling tayo sa particular na construction ng tao. Hindi public as in mass yung pinatutungkol natin sa particular na stream of art na itong pinag-uusapan natin. Baka, may I ask you to elaborate on that? Sino yung mga sector, kunyari, na mas pinatutungkulan ng art
in communities. Well, ako dahil galing ako sa aktivismo, so meron pa rin akong pagkiling din sa... I started with community art as an activist. And I'm still an activist, so I'm still doing and trying to buuin yung mga iba-ibang perspektibo na ito kung paano mas magiging epektibo yung paglubog natin or community engagement or paglubog natin sa communities. So, hindi sa akin nawawala yung idea ng masa na pumapatungkol doon sa masa na mas naaapi sa Lipunan, so meron kang pagkiling talaga sa marginalized sectors sa Lipunan. However, hindi na rin siya ganun kasing simple dahil alam natin to na sa experiences natin sa community na we deal with many different conflicts and diversities and relationships in within the communities. Within the communities. No? Na, bahagi siya eh. Lalo na kung meron kang community na tinutuunan ng pansin, bahagi yun ng buong community na elders. Halimbawa ako ngayon sa Dumagat community sa Aurora, yung mga elders, yung mga LGU na IPs, na indigenous peoples, yung mga ganyan. So bahagi lahat yan ng komunidad na hindi mo na basta-basta pwedeng isaray-saray ng sa mga simplistic kong kategorya. So, bakit kaya mahalaga, kasi yan nga, pangarap natin sa departamento na mas palawigin pa at palalimin yung pag-aaral tungkol dito. Bakit siya mahalagang ipakilala sa ating mga estudyante? Anong kahulugan kaya nito sa buhay nila pagka nawala na sila sa UP? Sa community work ko, lagi ko ini-emphasize yung tagline nga yung binuo ko ng artist residency sa Aurora ay building critical communities through shaping creative communities. So talagang naniniwala tayo. Dapat naniniwala tayo sa kapangyarihan ng sining at kultura. Kung hindi, wag na natin itong gawin, di ba? Sining at kultura upang maging malaking bahagdan at bahagi ng paghubog ng isang malaya, empowered, sustainable na community. Yung communities, dyan tayo nakapaloob. Yung Lipunan, dyan tayo nakapaloob. Kung hindi mauunawaan ng mga estudyante natin relasyon, hindi lang magkakawing, ngunit hindi mabubuo yung isa sa isa na relasyon ng mga tao at ng community, ng relasyon ng mga estudyante ng UP sa mga indigenous people sa Aurora, wala tayong isusulong na Lipunan, wala tayong isusulong na nasyon. Nagkaroon ng exposure trip doon sa lugar namin recently, yung PETA. At sobrang sheltered ng mga bata talaga. Inglesera sila, iba PhilAMS, ganyan. Pero after noon, it's just a short time na nagkaroon sila ng balitaktahan at palitan ng huru-huro at ng istorya, karanasan sa mga kabataan din na indigenous peoples. Nakita talaga nila yung disparity nung nararanasan nilang paghihirap dito sa UP or kung saan man, doon sa paghihirap na nararanasan halimbawa ng mga kabataang mag-aaral na dumagat na di sila nakakapasok kasi walang bus na dumaan, yung mga ganyan, malayo talaga yung mga nilalakad nila. So, and those are real problems. Sabi ko nga doon sa exchange program na yon, pare-pareho naman ng pinoproblema. Sahod, trabaho, buhay, livelihood, karapatan, healthcare. Pero sa iba-ibang konteksto at danas natin siya na nararanasan, no? Iba-ibang uri ng danas, no? So pero pareho siya. So bakit hindi mo siya makita na magkabahagdan 'yon o magkabahagi 'yon? At 'yun yung importance ng mga art and community programs, projects, and hopefully talagang was hopefully institutionalized din ng mga subjects natin. So in the interest na maitahi yung mga napakadaming aspetong yun, ano, baka this is a good point to attempt to historicize a little bit this idea of art in communities. Could I ask Cecil to just kind of very
quickly survey where it is that you would locate this in the development of Philippine art? I know that's a big question, yeah. But take it as as you would like. Ay, parang masasagot lang sa point of view ko, ano, dun sa karanasan ko. Kasi when I entered the department noong 1980s, katatapos lang ng EDSA noon, people power. At ang point is people empowerment. But the, ang question din is, ano ibig sabihin talaga ng people empowerment? Is the matter na pupunta ka sa kalsada at magra-rally ka? Or something else, no? So how could you have people empowerment in many aspects of life? So naging sagot doon, and my mentor was Brenda Fajardo, was Trupeta rin, is people's art. The idea that you could have street community plays, etc. While doing so, ang naging clear need na nakikita namin pag pupunta kami sa Southern Tagalog, sa mga communities na pinupuntahan namin, was community museums, exhibits, no? So sabi nila, pwede ba niyo kami matulungan? So I thought it was a way in which, you know, theories from art studies could engage with, you know, realities talaga ng Philippine. And that is working with local government units na meron na rin preconceived notions of what is a museum, what is art, what is not art, etc. At that point, ang talagang namamahala ng cultural councils were tourism officers. So ang idea ng sining na parang bongga, kailangan maingay, kailangan street parade, etc. Beauty pageant. Beauty pageants, etc. Yung ganyan. So sabi namin, baka yan pwede nating aralin at saka matulungan. So that's why I started parang advocating them for a community museum. Pero defined as participatory. Meaning to say, hindi siya nanggagaling sa iilan lang na lumilikha ng museo, kundi kahit mabagal, o parang slow curation, yung content ng isang museo, isang exhibit ay manggagaling sa pananaw talaga ng mga nakatira doon. Siguro merong stakes doon sa narrative nung ano ba talaga yung kasaysayan nila, ano ba talaga yung identidad nila. Pero local culture, local history. Local, oo. So yung mga pumasok ngayon, syempre, yung mga methodologies ng cultural research, yung cultural mapping, na kung saan yung mga participants, nagsama-sama, magsasaka, mga sugar workers, sa Negros, for example, who would talk with teachers, out-of-school youth, mga, minsan may mayaman din, mga araneta, yung mga ganyan, no? Pero they converse together and reimagine their own local experience, no? And how to conceptualize yung history lang from their point of view. So mula doon, parang nakabuo ng mga programs na pertaining to mga temporary community exhibits, no? And ang pinaka-importante nun, to empower yung local community to do it themselves. Hindi yung taga-Maynila yung magsasabi na ganito gagawin. In the very idea that they know how to do it again without any guidance. Ay, sa akin, yun yung victory. Para kasi sa akin... So you're making yourself dispensable. Kasi yun yung ay, oo, yung, yeah. Di ba, okay yeah. Din yun na hindi ka kaya kanila yeah. Kailangan. Yun ang mesh, isang kasi mesh yun, ang point is people empowerment eh. Di ba? And then empowerment means not just in politics but articulation without fear. I think that's very important kasi marami tayong fears in all ways of looking at it. So yun sa akin, mahalaga yun. Yung ma-inculcate mo yung kultura na makapag-articulate ka, wala kang takot dahil malaya. Pero at the same time, may responsibility. Nakikinig ka din. Hindi ka nag-iisa sa mundo. Kailangan ka pag-ugnayan ka sa iba pang taong nakasalamuha mo. Hindi lang yung taga doon, kundi migrants and so on. So that's what yung pinupuntahan kong mga proyekto. When there are tensions or social conflicts that could be, hindi naman healed, no? Pero parang may i-bring out lang kasi ayaw pag-usapan. Yun yung nakikita kong ambag ng pag-aaral ng sining na nasa komunidad. So I think both of you have actually already surfaced the idea that doing work at the grassroots level makes it a very complex site to work with, no? Yeah. Baka we can perhaps cite a few instances of anxieties and negotiations that you've had to take on by working in that site. Siguro akong biggest anxiety ko talaga is how much intervention, how much, syempre bilang
tinanong, nagkaroon tayo ng conversation about this, no? So, halimbawa sa indigenous peoples communities, gano'n ka ba nag-i-intervene? Gano'n ka ba nagko-curate talaga? No matter how empowering your style of curation is, whether it's slow curation or in my case, it's a more dramaturgical process of curation because I'm a dramaturge. Paano nga ba mo mag-gauge o mame-measure yung sobra ka nang nagko-curate? And when do you step back? So anxiety yan talaga ng lahat ng mga researchers, lahat ng community workers. You don't want to be masayanik. You want to be dispensable. You want, part of the measure of the success of community work is if they're able to, pwedeng maiwanan na, no? Pero yun, that's a real. Tapos minsan nakaka-harm ka. Without intending. Without intending to. You don't, well, meron bang, generally, you don't. Meron bang community worker na intentionally gusto maka-harm? Ibang level siguro yung community worker. But at least in our case, we don't intentionally want to harm. But sometimes you do. Sometimes, parang yung ginawa mong methodology, instead nga na ma-empower sila, lalong naging dependent, halimbawa, o kaya naman nag-away-away kasi may kinikilingan kang... perception na kinikilingan. Hindi pa nga eh, parang communities. Kasi halimbawa sa Aurora, iba-ibang barangays yan eh. So pag nakita nila, mas pet mo yung, mas tinututukan mo yung isang barangay. Ayan, pwedeng magka-away-away, yung gano'n, magkaroon ng gano'ng klaseng internal conflict. So those are things that there's no formula to me. Yeah. There's no formula to it. You can just have guidelines about your behaviors in community. How much listen yung kailangan maging humble tsaka listening ka talaga. So hindi ka expert pagpasok. Walang magiging expert sa community work because there's always different communities. Pero mabalik tayo dun sa idea ng art, kunyari, has that been something you've had to navigate with the community when you enter? And of course you come from the city and you have these ideas that have come from all over. Pero pagdating mo dun sa community, maaaring iba yung kanilang hinahanap o tinatangi. Meron bang ganong kinailangan kang harapin, Cecil? Yung sa, kuwari yung sa Negros, yung sa Baguio City, di ba? Yung sa community exhibit kasi, I was trying to balance yung old traditional definition na artifact-based vis-a-vis yung process-based. So, hindi ko maiwanan pa rin yung artifact kasi yun yung naiintindihan nila. May kahulugan ang bawat objeto, bawat sining, di ba? On the other hand, gusto mo yung proseso na sila'y bubuo ng kahulugan. So, sabi ko nila, okay, para doon sa ating collection, para sa museo na ito, magdanal lang kayo ng mga bagay na mag-represent na inyong barangay. Wala akong definisyon kung yun ay art o culturally valuable, basta something that would tell a story about your place. Parang ganun lang. E di yung isang barangay, kasi yung isang barangay dagdala na 18th century santo. Wow. Check. Kung sa art yan, di ba? Kung sa art, check. Check. Pero yung isang barangay, yung dala niya, Arinola. Oh. Namabago pa. Yung Arinola was... May stain. Ano yung laminosa? Yeah. Lived culture. Yeah. Synesthetic. Ngayon, sa paliwanag nila, kasi yung Arinola daw na yun, yung katangi-tanging nag-survive sa pagbobomba ng Amerikano sa barangay nila noong 1945. As in, dilubyo lahat yun lang ang nag-survive. Kulay puti. Di sa kanila, parang meron yung, alam mo yun, yung ideya ng survivor ito, at kami ito. And then since on yung Arinola na yun, nag-pass on na through hands, no? Pero nasa barangay pa rin nila. Para sa kanila, mahalaga yun, no? So when they were telling the story, yung iba rin, ibang taga, ibang lugar, parang they kind of get it, no? So, ito ba ay mapupunta sa display ng museum? The answer is yes. Di ba? So, isantabi mo muna yung art mo na, di ba, na santo, etc. Ito, yung Arinola na to speaks of the story of a people who survived war. Di ba? Ganun kasimple yung kategory na yun. So, minsan, nagiging experiment yun ng both social work, but at the same time, it's also social history. Mubo ka ng kasaysayang alternatibo dun sa nakagawian na nila. Di ba? Ng kasaysayan, hindi lang yung magaganda, hindi lang yung parang romanticized, but really speaks of even yung kapangitan, quote-unquote, nung
karanasan ng tao. Yung may karga, di ba? May karga, oo. Parang may hashtag o may mga peg na yan. Pinasabi. Wait, ano, may gusto rin ako i-raise na this is a usual point of criticism sa art done in communities. Yung how do you distinguish it from social work, what you're doing? Is it something that needs to be distinguished from social work, or maybe that's not an issue to you at all? Sa akin, hindi siya issue. Kasi talaga namang community work naman talaga ginagawa ko. However, may advocacy din ako na... Kasi minsan sa community work, laging naiisang tabi, hindi minsan, lagi, na naiisang tabi ang aesthetics, halimbawa, and the power of aesthetics in actually communicating to people. Sa akin, hindi eh. Yun yung isang advocacy ako na aesthetics can be useful in actual bridging languages. A simple example nito, nag-fieldwork ako sa Cordillera before. Sobrang far-flung area. Tapos, mga taga-Cordillera, may pride yan. Hindi ka nila kakausapin kung hindi ka marunong magkankanae, ganyan, ganyan. Tapos, kumanta ako. Biglang natanggal yung... And they actually, it's a simple, but ang point ko dun is, you know, merong something that speaks in the power of aesthetics na uniquely art that can bridge certain languages, you know. Ginawa din namin yan sa Dumagat community, nagkaroon kami ng site-specific performance, sobrang abstract. As in, pag ganyan-ganyan sa ocean ko, sobrang abstract, movement without moving. But when the community participated in the experiment of dancing in the ocean, they understood the ocean more than a source of livelihood for them. You know, they parang may ganong klaseng na bridge. Of course, kulang pa yung evaluation ko dun sa ano talaga yung naiintindihan ng mga tao with regards to what we're trying to do. Pero ako, naniniwala ako na merong power yung aesthetics. And it's a language of its own that we can use, actually, to empower our community work rather than balakid siya. Kasi yan yung laging sinasabi, balakid ang art aesthetics sa community work. Kasi pag hindi ka naintindihan, hindi ka effective. Paano mo nalaman na hindi naintindihan? Paano nalaman na hindi naintindihan? Eh, ibang lingwahe din siya. Ang katawan ay may sariling lingwahe din. So, I guess that's kind of like a sub-project of this field rin, yung pag-rescue o pag-recover nung the sensing, the ability to sense, to experience. Kasi lalo na in our particular context, in urbanized context and networked and digitized context, nawawala yung ganung ano na pagkakataon na to physically engage with work and to bodily engage, no? Tactic din siya. Oo, tactic rin siya. Totoo. Yeah. Tactic din siya. Ginagamit mo consciously. Tama. Pero hindi siguro may iwasan yung you consider the life of the people that you are intervening at that time, no? So, process. So, kinoconsider yung life ways nila. Tsaka schedule. Schedule mo talaga. Hindi po pwede mag-workshop kasi magtatanim muna kami. Yeah, totoo yan. Sige, okay. So, minsan, adjust ka. Yung schedule mo, ay mas mahalaga yung schedule mas nila. Mas mahalaga yung schedule nila. Kain nila, paaral mo sila. So, and then the stakes are different, no? Iba, iba. Hindi. Kasi kung production kasi yan, yung target deadline, di ba? Kailangan ma-produce at that time. Ito medyo nag-giveaway dun sa buhay mo nila, may dignidad dapat muna sila. Di ba? Walang art na dapat mag-yurak sa dignidad ng tsaka tao. Medyo malakad ang mabigat din yung challenge dun sa yun, sa alagad ng sining na gustong pumasok sa ganung larangan kasi kailangan mas nakikinig ka, hindi yung sarili mo humility na yung... Humility talaga. Medyo dudurugin ka rin talaga eh. At saka napaka-straightforward ng community. Nung minsan natuwa ako masyado, nagsalim bayan ako. Eh, symbolic, ganyan. Sa isang malayong bayan talaga. Simple lang sinabi ko, ano nangyari dun? Ay, sorry po. Sige po, baguhin natin. So, you really, hindi pwedeng malaki yung ego mo talaga.
You have to listen. Nung kami sa Tagum for a fest, ano na yung local exhibit para sa isang Cuerdas festival. So we're working with indigenous peoples, no? So talaga, of course, with the permits, ayaw pa rin nila makipag-engage kasi mahaba na daw ang kasaysayan nila na sila na-exploit ng mga museum. Yung hinirami yung gamit, hindi ibinalik, lalo na daw yung mga taga-UP. Totoo din naman. Di, syempre, kailangan i-process mo yun, yeah. Di ba? At so may dinadatnan ka talagang konteksto na. I think mas mahaba yung proseso ng trust building kaysa mismo dun sa art project. Yeah, totoo. Kaya it takes a lot of, hinihil mo rin yung nakaraan eh. So may bagahe yung disiplina natin na kailangan ding i-address. Malaking bagahe. Oh, yung the ghost of St. Louis. St. Louis, right. And we really need to remember that we enter as a potentially disruptive force. Yes, yeah. Yes. Conscious. Maybe just to attempt to wrap this up, I'm thinking we can talk about what are your personal reasons for like we have had these conversations before na passion field to, di ba? Parang why it is that you put your intellectual energies and your physical energies in a field like this. I personally think of it as you know, as a teacher, parang it's a way of providing students an alternative to merely ending up in the market or merely producing for the studio. Of course, which is not to say those are immoral fields, yeah. Pero at least merong additional na option. But maybe I'd like to hear from you. I will pick up on what I said kanina na parang naniniwala talaga ako sa kapangyarihan ng sining at kultura. Na essential siya sa pagbabago ng lipunan para sa ikagaganda ng kabuhayan at kondisyon ng lahat. So having that vision, kailangan maniwala din ako na sa proseso na kailangan mo siyang alagaan, ganyan. So, and it also passion field siya kasi wala ka talagang compensation, mahirap siya, matatanggalan ka ng mga toenails sa paglakad mo sa bundok, kasi magkakaroon ka ng mga kalong, mahirap siya talaga. Pero pag bumalik din kasi yung pag trinast ka na, iyak ako, di ba? Pag trinast ka na ng community, at bumalik sa iyo yung trust na yun, at walang kapalit talaga yun. It's a... Alam ni Ma'am Ceci, ito kayang-kaya kong iwan ng kahit na anumang gawain ko na nagbabayad sa akin para sa ganong klase ng feeling everyday. Kahit hirap at pagod at saya sa ganong konteksto. I remember yung favorite story ko, yung kay Baybay Biaon, na si Baybay Biaon ay feisty leader of the Bagobo tribe na simula pa lang nung 80s, nakikipaglaban na for Yutang Kabinin or ancestral lands. At 90 years old, nagmamanilakbayan pa rin siya mula Mindanao hanggang Maynila para pa rin sa same issue ng ancestral lands. Una sa lahat, how can you get tired when you have people like Baybay Biaon na pareho pa rin ang pinaglalaban nila pero hindi napapagod. Pangalawa, itong manilakbayan kasi dito, nagkaroon ng putungan. Eh ako sa mga ganyan, medyo behind the scenes ako, hindi ako yung nasa pruente. Pinuputungan nila ng pagpapasalamat ni sina Chancellor Tan, lahat ng leaders na tumulong sa manilakbayan sa UP nung panahon na yon. Tapos nung bumaba si Baybay Biaon, nakita niya ako sa gilid. Tapos hinila niya ako, tapos pinutungan niya ako ng personal na tubaw ng pasasalamat. Nagulat talaga ako doon. So, ibig sabihin, these small gestures, small things that you're doing, they're recognized by the people who need them the most. Yun ang hindi matatawaran talaga. So, that's why we do what we do. I think, kasi yung UP scholar, yung scholar ng bayan, ang call niya, magbalik ka sa bayan, hindi ba? So, yung idea of giving back, mahalaga yun.
eventually, marami sa estudyante natin lumalabas ng bansa na. Global na kasi nga. Pero you wanted sana matanim din sa isip nila at some point na magbalik. Diba? Pinaaral ka ng taxpayers' money and everything. Diba? So in that sense, parang mahalagang punto yon. Pangalawa, yung hindi enough ang teorya. Kailangan babad ka rin sa praxis at saka realidad nung inaaral mo. And some of those theories will fall talaga because of field work and research work. No? In that sense, parang ako, I would like to imagine a future sa cultural work in which yung mga may malasakit dito ay mga estudyante natin, whether they're in local governments, whether in NGOs, who would still contribute doon sa pagpapalawak ng espasyo ng, di ba, malayang boses. Kasi everything, I think, would lead to that, no? Yung freedom of expression. So, mahalaga pa rin yun. Salamat sa aking mga kasama. Sana itong pagpapatikim na ito tungkol sa larangan ng Sining at Lipunan ay nakapagdulot ng pagpapalalim at pagpapalawak sa kaalaman ng mga nanonood tungkol sa ginagawa natin. At tuluyan ng matalikuran yung ideya na ang Sining ay palamuti lamang. Sana mas mauunawaan sa panahon na to na may naidudulot siya sa Lipunan. Yeah. Let's go!